Sakit yung chan niya. Sabi nila, ano na, sign na yan, sign. Oh my God! Aside from that pala, meron din brown discharge, no? Brown color discharge sa underwear niya, which is one of the sign din ng labor niya. Na nagli-labor na daw siya. So, malay natin, start na talaga yan. Kasi last time, false alarm. What? False labor. Chinat namin si doktora, informing her na may kakaroon na ng labor contraction si Mami. From 4 PM ng hapon yun. From 4 PM na hapon. Sabi ni doktora that time, yung service daw ni Mami Queenie is nag-open na. So, it's like preparing for giving birth na, no? 35.5 weeks pa lang si baby, so hindi pa safe. Kulang pa siya sa araw, kumbaga. As of now, ilang weeks na si baby? 30. Di ko pinapakita si Mami Queenie dahil may ginagawa siya. Ayun nga, dahil nga nakakaramdam siya ng parang nagli-labor na siya. Baka isugo siya sa ospital at ancharat. Hindi gamit ni baby yung pinaprepare ko. Makakala nila gamit. So papakita natin ginagawa niya ngayon. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded. The next day. Good morning! Kita ba tayo? Ginagawa? Sila ko eh. Kagabi naramdaman niya is... Ano, girlfriend ba? Oo, nagigising nga ako ng madaling araw. Sakit. Bunga naman ka? Manganak na ako. Hindi. Gubising kami ng 5:30 para maglakad. Eto, nandito kami sa... Provincia Hills. Isang street lang yan. Hindi na lakaran namin. Yan. Para matagtag sa buntis. Ngayon, pauwi na kami. Ano na, magsa-7. Gi-7 AM na dahil... Swerte naman pa lang ba? Kaso yung araw, ang sakit na sa balat, ang aga pa. Ayun o, nakakasilaw. Saka napapagod na ako. One eternity later. Hi guys, so... Today is May 4. Check up na ni Mami Queen. So on the way na kami ngayon sa OB namin. Update na lang mamaya. Thank you.
babalik ko lang dito sa kwarto namin. Galing ako sa labas ng delivery room waiting for any updates kay Mami. Kasi kaninang 11:30 after siyang iain ng midwife na naka-assign sa kanya, na-recommend na ni doktora na dali na siya sa labor room. So, binaba na siya para doon na magtuloy yung ipagpatuloy yung pag-labor niya sa and as of now, 1 PM na past 1, in-update ako ni doktora na natutulog daw si Mami. Kasi nga, napuyat siya eh, wala siyang tulog mula kagabi na isumupok yung pag-ilag sa kapag sakit ng puso niya. Kaninang madaling araw, hindi na siya talaga nakakatulog. Nung kinaumagahan, around 5:30, tinuloy pa rin namin yung morning routine namin. Yung paglalakad sa amin para matagdag pa din siya. Pagka-uwi, nakakain pa naman. After that, nag-aya na siya. Dali na siya dito sa hospital. Bago pala yung in-update namin sa doktora na kung ano yung nararamdaman niya. And, ayun nga, binigyan niya na kami ng go signal na pwede na siyang pumunta dito sa hospital. So, yun. Update ko pa din kayo mamaya.